yung mga bagay na ginagawa mo para sa negosyo, para sa pangarap mo, na yung iba minsan hindi namin nakikita, even kami hindi namin nakikita, lahat ng yan makakaambag yan para sa magiging success mo. Sino dito sa inyo yung sumusubok na mag-time management? No, time management, na minamanage mo yung time mo. So ito yung tatandaan nyo, hindi mo mamamanage yung time. Ulitin ko ha, hindi mo mamamanage yung time. Bakit? Kasi ang oras hindi yan tumitigil at hindi yan nagbabago. Pag sinabi mo kasing manage, di ba kaya mong i-adjust? Pag sinabi mong manage, for example, itong mga gamit ko sa lamesa, kaya kong i-manage to, paglilipat-lipatin ko ng pwesto. Diba? Or yung mga priorities ko, pwede ko paglipat-lipatin ng pwesto. Kaya kong i-manage yun. Pero yung oras, hindi ko siya mamamanage kasi hindi yan tumitigil at tuloy-tuloy lang yan. Okay, magtutuloy-tuloy lang yan regardless kung magtuloy tayo sa negosyo o hindi, regardless kung maniwala tayo o hindi, umaten tayo ng training o hindi, walang pakialam ang oras sa atin. Walang kayang kumontrol ng oras. Kaya nga yan yung para sa akin, actually hindi naman talaga to para sa akin, ito yung katotohanan na oras ang pinaka-importanting resource na meron tayo kasi hindi yan tumitigil sa para kahit na sino. Hindi yan titigil kahit kailan. Ang kaya natin na i-manage ay ang ating mga activities. Okay, yung mga activities na ginagawa natin every single day. So, kaya nating i-manage yung mga activities natin kung saan natin siya ilalagay na oras. Pero yung oras, hindi mo kayang i-manage yan. Tatakbo at tatakbo yan. And ito yan. Sa totoo lang, naniniwala ako na kayang-kaya niyong gawin yun. Sobrang dali lang nun. Kahit hindi namin ituro sa inyo yung mga activity management na mga ano na yan, kayang-kaya mong gawin yan. Yun ay kung seryoso ka talaga at naniniwala ka na magiging successful ka dito sa negosyo. Parang ganito, bigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa, meron tumawag sa inyo. Tumawag sa iyo sa nagaling mula sa palasyo ng Malacanang. Okay? May tumawag sa iyo bigla, galing sa palasyo ng Malacanang. Tumawag sa iyo yung presidente ng Pilipinas. Okay? Ang president na natin ngayon ay si BBM na, di ba? Tumawag sa iyo si BBM. Tinawagan kanya and sinabi niya sa iyo na meron kaming pabuya sa iyo dito sa Palasyo ng Malacanang. Kailangan mong pumunta dito. Kailangan mong pumunta dito sa Palasyo ng Malacanang para ibigay namin sa iyo yung reward mo na 1 million pesos. Sige, scam pa. Manloko ka pa. So let's assume na legit talaga 'to. Si President BBM talaga 'yan. Si President BBM talaga yan, tapos naka-video call mo pa, no? Kasi nagduda ka, legit ba to? Naka-video call mo pa, nakita mo sa video, sinabi sa'yo, may 1 million na ipapabuya sa'yo. Kailangan mo pumunta sa Palasyo ng Malacanang. Hindi pwedeng proxy, hindi pwedeng ibang tao yung pupunta para sa'yo kasi OFW sila yan, di ba? Hindi pwedeng ibang tao ang pupunta para sa'yo. Kailangan ikaw mismo yung nandun or else sa iba na lang ibibigay. So imaginein mo na sa'yo nangyari yon. May tumawag sa'yo na ganun. Tapos bibigyan ka doon ng 1 million and legit talaga. Meron talaga. Ang kailangan mo lang gawin is pumunta ka doon. Especially kayong mga malalayo. Yung mga nasa malalapit, madali nyo magagawa. Pero imagine na malayo, nasa malayong lugar ka. For example, katulad ni Leia, OFW, nasa ibang bansa. Or nasa Visayas ka, nasa Mindanao ka. Tapos pinapupunta ka doon. Ang problem is, number one, napakalayo mo. Ikalawa, wala kang pamasahe. Wala kang pera pamasahe. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano gagawin mo? Sasabihin mo ba kay President BBM na, ay, pasensya na po kayo. Wala akong pamasahe eh. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ano gagawin mo? Di ba alam nyo naman, alam nyo yung dapat gawin. Kaso ang problem sa atin, marami sa atin alam yung dapat natin gawin pero di natin ginagawa kasi di natin gusto. Eh, kaso nga lang, alam nyo yung dapat gawin. Gagawa ng paraan, di ba? Mangungutang, ganyan-ganyan. Dito na papasok yung kasabihan na kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Every time na nagbibigay ka ng mga excuses, patagal ka ng patagal. And vice versa, every time na gumagawa ka ng paraan, every time na nag-e-effort ka, every time na tuloy-tuloy ka, palapit ka ng palapit. No? Ang pag-asenso mo, nasa iyo yan. Kung tatrabahuin mo kami, taga-turo lang, taga-gabay, pero hindi kami taga-trabaho mo. Ikaw ang tatrabaho para sa sarili mo. Ikaw tatrabaho para sa pangarap mo, hindi para sa amin. Kahit kami yung papiliin, kahit gustuhin man namin na maging successful ka, marami kang mga excuses, kesyo busy ka or whatever, wala kami magagawa. Alam mo naman sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo talaga eh. Okay? Naiintindihan nyo? Kung gusto mo talaga, gagawa ka na paraan. Tanungin mo yung sarili mo, gaano mo ba talaga kagustong umasenso? Gusto-gustuhan ka lang ba? Nakikigaya ka lang? Nakikiuso? O yung thinking mo, baka sakaling swertihin? Kasi kung ganun yung thinking mo, wala kang mararating sa buhay. So
So, palagi mo tatandaan, kung gusto mo na mas mapabilis yung result mo, kailangan mo siyang gawin ng araw-araw na tuloy-tuloy. Nasa mood ka man o wala, tuloy-tuloy pa din. Kasi every time na nag-skip ka, the more na tatagal ng tatagal siya. Okay, so yun yung palagi nyo na tatandaan. So, kung gusto mo na mas mabilis na magkaroon ka ng result, kailangan tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Araw-araw. Ano mo, ulitin ko ha, kahit gaano mo ka gusto na magkaroon ng success, kahit na gaano mo ka gusto na magkaroon ng time and financial freedom, kahit na gaano mo ka gusto na yumaman, kung yung utak mo pang mahirap, ang resulta mo pang mahirap pa din. Kaya kung yung resulta mo ngayon is pang mahirap kasi yung mindset mo pang mahirap pa rin, doon mo lang naman malalaman yun eh. Kaya ito yung palagi niyong tatandaan. Kapag nagmamadali ka, lalo kang tatagal. Kapag naghahanap ka ng mga madadaling bagay para magka-resulta, mas lalo kang mahihirapan. Yun yung palagi mong tatandaan ha. Every time hanap ka ng hanap, baka mayroong shortcut, baka mayroong magic, baka mayroong secret. Kapag hanap ka ng ganun, mas lalo ka lang tatagal, mas lalo kang mahihirapan. Yun yung palagi mong tatanda. Paano ko nalaman? 9 taon na ako sa negosyo na to. Punta ka pa lang, nag-breakdancing na ako doon. Ang galing! Ang galing! Nung nag-moonwalk na ako doon, paulit-ulit na ako nagpabalik-balik doon. Ay, pwedeng karamihan sa inyo dito or yung iba sa inyo dito, mas may edad kaysa sa akin. Pero 9 years na ako sa negosyo na. 9 taon. Isa na lang, 1 dekada na. Kaya alam ko kung ano sinasabi ko. At alam ko sinasabi ko kasi mayaman ako. Sana all! Alam ko yung pakiramdam ng mahirap. Alam ko yung mindset ng mahirap. Nung mahirap pa ako. At alam ko yung mindset ng mayaman. Ngayong mayaman ako. Alam ko kung ano sinasabi ko. Hindi to theory. Hindi to hula-hula. This is based sa resulta ko. Hindi ko kayo matuturuan ng ganito kung ako mismo hindi naman naging successful. Hindi ako yumaman. O hindi ako nagkaroon ng time and financial freedom. Kaya alam ko kung ano sinasabi. Ulitin ko ha, pag nagmamadali ka, mas lalo kang tatagal. Pag hanap ka ng hanap ng mga madadali, mas lalo kang mahihirapan. Ito yung palagi niyong tatandaan. Yun ang pinaka-purpose ng mga lesson natin. Para ma-reject ka. Kailangan mong ma-experience yun. Kasi, ito na lang eh. Kahit wala ka naman dito sa negosyo natin, marireject ka pa din. Kahit anong gawin mo sa buhay, kahit magtago ka sa isang sulok, marireject ka pa din. Sana, finish na. Diba? Kahit anong gawin mo, marireject at marireject ka, magkakamali ka, magiging miserable ka, kahit anong tago gawin mo, kahit anong gawin mo. Yun ang pinakaunang binabago sa negosyo natin. Kung maaalala nyo yung 4 levels. Yung 4 levels or yung 4 stages sa negosyo natin. Diba? Level 1 is survival. Level 2 is stability. Level 3, success. Level 4, significance. Kung maaalala nyo doon sa lessons, alin yung pinakamahirap na part? Diba yung level 1? Yung level 2, 3, 4, madali na yun. Kung malalampasan mo yung level 1, yung 2, 3, 4, sobrang dali. Sa totoo lang, sobrang dali. Looking back sa 9 years ng experience ko sa negosyo, mula nung mahirap pa ako hanggang sa yumaman ako, totoo talaga yun. Level 1 lang yung pinakamahirap. Level 2, 3, 4 ang dali na. Kumpara sa level 1, 2, 3, 4 sobrang dali. Bakit? Sa tingin nyo, bakit dumali? Bakit nagiging madali yung level 2, 3 at 4? Bakit yung level 1 lang yung mahirap? Ano sa tingin mo yung reason? Kaya dumadali yung 2, 3 at 4 kasi sanay ka na eh. Kasi nagbago na yung mindset mo. Ang pinakamahirap yung level 1 kasi dito yung pinakamahirap na part, babaguhin yung ilang taon or ilang dekadang mali-mali mong paniniwala. Depende sa edad mo. For example, 30 years old ka na, tapos naghihirap ka pa din. For 30 years, sobrang dami mong mali-maling paniniwala, sobrang dami mong maling mindset, attitude, babaguhin yan sa'yo within a short span of 1 to 2 years. Mahirap yun. Kasi ang dami mo nang nakasanayan eh. Ang dami mo nang nakasanayan. Kaya kung mapapansin mo, alam mo yung dapat mong gawin pero di mo ginagawa. Ayun! Sino sa inyo yung ganun? Sino sa inyo yung ganun? Ang dami mong... Alam mo yung mga dapat mong gawin pero di mo ginagawa. Tapos nainis ka sa sarili mo. Di mo, bakit di mo ginagawa? Baliw ka yata eh! Normal yan. Normal yan sa simula. Normal yan sa simula. Walang ano sa'yo. Walang problema sa'yo. Normal yan sa simula. Kaya si level 1 yung pinakamahirap kasi nga binabago. Isa sa mga binabago sa'yo is yung takot mo sa rejection. Sa level 1, dalawa lang yung kailangan mong malampasan. Dalawang takot lang yung kailangan mong malampasan. At kapag nalampasan mo na tong dalawang takot na to, madali na yung mga susunod na level. Hanggat hindi ka lumalampas sa dalawang takot na to, hindi ka aasenso kahit kailan. Sakit mong magsalita. Yun yung tandaan nyo ha. Dalawang bagay lang yung kailangan mong malampasan yung takot. Takot sa dalawang bagay na to, pag nalampasan mo na, madali na yung mga susunod. Number 1 is takot na ma-reject. And number 2 ay takot na magkamali. Kung mapapansin mo, itong dalawang takot na to, most of the time may kinalaman yan sa mga tao sa paligid mo. Natatakot ka ma-reject. Kasi hindi naman ikaw magre-reject sa sarili mo. Re-reject ka ng ibang tao. Takot ka magkinalaman sa ibang tao, di ba? Takot ka mag-reject. Takot ka na magkamali. Kaya ka natatakot magkamali kasi baka kung anong sabihin nila, baka kung anong isipin nila. Hanggat meron ka ng dalawang takot na to, hindi ka aasenso kahit kailan. So ito yung kailangan mong matanggal. Yung takot na magkamali at saka yung takot na ma-reject. Kasi tatanungin ko kayo,
honestly, sa tingin mo, ako, kaming mga leaders, kami mga naging successful na, sa tingin nyo ba, hindi na kami nare-reject? Ano sa tingin mo? For example, ako, marami akong mga followers, di ba? Sana all. Kahit paano, medyo kilala na ako, no? Sa tingin nyo, hindi na ako nare-reject? O, ito yung follow-up question ko. Tingin nyo ba may paki ako? Damn! Sa tingin nyo may paki ako? Wala na. Kasi yung rejection na yan, 9 years ko na itong ginagawa. Di ba? Kung ako ay takot pa rin ma-reject, sigurado ngayon, mahirap pa din ako. 9 years ko na itong ginagawa. Yung rejection na yan, kasing normal na sa akin yan ang paghinga. Kasing normal na ng paghinga. Pero hindi ito naging shortcut. Hindi siya shortcut. Nawala yung takot ko ng reject. Rejection, siguro mga 5th year ko. Tagal. Mga ganun 5th year, 4th year sa negosyo. Kasi yung time na yon, nagkakaroon ako ng malaking resulta eh. Noong mga ikalimang taon, kaya ko nasabi na nawawala na yung takot ko. Kasi may resulta na. May malaking resulta na. Hindi na normal na resulta. Hindi na kapanipaniwala na resulta. Hindi na normal sa akin na walang trabaho, na single, na unemployed. Walang trabaho, unemployed. Isa lang yun. No? Na drop out. Hindi na normal yung resulta ko at that time. Kaya ko nasabi na wala na talaga akong takot. At wala na rin akong takot na magkamali. So yun yung kailangan mo tanggalin, dalawa na yun. At para matanggal mo siya, kailangan paulit-ulit mong maranasan. Wala nang ibang paraan. Kahit anong kaka-attend mo ng training, kahit anong kakapakinig mo ng mga positive charba, no, mga motivational videos, kahit anong basa mo ng kung ano-anong libro, hindi mawawala yung takot mo sa dalawa na yon pag hindi mo palaging nararanasan. At yun yung reason kung bakit paulit-ulit sa training yung sinasabi namin na tuloy-tuloy ka lang. Araw-araw mo dapat ginagawa yung negosyo para araw-araw mo maranasan yung dalawa na yun. Pag naranasan mo yung araw-araw yung dalawa na yun, masasanay ka. Yun lang naman yung pinaka-key. Kailangan masanay ka. Kailangan masanay ka na everyday yung ginagawa mo para sa pag-asenso mo. Kasi sa kasalukuyan, lahat ng ginagawa mo ngayon ay nasanay ka na gawin para sa ikahihirap mo. Na hindi mo naman kasalanan yun kasi hindi ka naman naturuan ng mga ganito. Hindi naman tayo naturuan ng ganito ng magulang natin kasi hindi rin nila alam. Hindi naman tayo naturuan ng mga ganito sa school kasi hindi rin nila alam. Hindi naman tayo tuturuan ng ganito sa media kasi ayaw nila. Di ba? Kaya lahat ng ginagawa mo ngayon, lahat ng nakasanayan mong gawin ngayon, lahat yan ay para maghirap ka. Yan yung na-program sa atin. Sa pamamagitan nito, yung mga ginagawa mo every single day, ito yung makakatulong sa'yo para magbago. Ito yung makakatulong sa'yo para unti-unting magbago yung mindset mo, masanay ka. Masanay ka na nare-reject at masanay ka na nagkakamali. Dahil kapag nasanay ka na dun sa dalawa, hindi na masanay. Kasi normal na sa'yo. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!